Amen. Salamat sa Panginoon sa pagtatagumpay na kanyang pinagkaloob. And I believe this is the hour of temptation, not just spiritual, pati rin sa natural realm. Amen. At after trials, then sabi ng prophet, we possess all the gates of the enemies. Tama yung observation ni Sister Alice. Karamihan sa Facebook ngayon, naka-candle. But if we go back to the Old Testament, sa Exodus chapter 12, di ba? Nandun na yung token when that death strikes. It only shows na yung token ay nandyan na. Naka-apply na. Amen. So the only remaining event that we are now waiting is leaving Egypt totally and go directly to the promised land. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, Brother Offering, Sister Bell, and sila Brother June ay darating na rin. At ako naman ay meron pa rin ubo. And I know, ito ay ano, parang trinigger yung dati kong ubo na seasonal actually. Naalala ko pa si Sister Mirna, lagi akong binibigyan noon dyan ng ano, salabat. Nakabote-boteng ganon during those days. But I know, ang pinaka-pinal na talaga, hindi ko na kailangan yung ganyan, mga ganyan, because I know body change really is at hand. Amen. Talagang ito ang tinitira. Actually, tapos na yung battle natin, spiritually speaking. No, nag-struggle tayo, ang dami kasing dumarating na mga katuruan, hindi tayo magkaroon ng rest. Right? Kasi ang daming mga turo, ang daming mga hindi natin maiposisyong mabuti. Right? Pero salamat sa Panginoon, lahat yan ay na perfectly, nailatag na ng maayos. At hindi na yan mababaklas sa atin. Right? So, hindi na pwedeng ugain yun ni Satan. So, ang uugain na niya ngayon, yung body realm. Right? Yan na ngayon ang inuuga niya. But, habang inuuga niya yan, I do believe with all my heart, amen, iba body change na rin ni Lord yan. Pindot lang siguro. So, salamat sa Panginoon sa kanyang blessed assurance. At hindi ko na babanggitin yung aking mga pinagdaanan kasi namamagnify si Satan. Amen. Parang siya namamagnify doon. So, ang pag-usapan na lang natin ay yung kagalakan na inilagay ni Lord.
sa ating mga puso. Amen. Just like, really, may nararamdaman. But alam nyo mga kapatid, di ba yung nandito ka? And of course, I want to take this opportunity na pasalamatan din mga kapatiran. Si Brother Noli, Brother Joe, of course, Star Alice na nagbigay din sila ng pamamaraan na ako ay makadalo. Kasi kung magko-commute kami, mahirap. Baka hindi talaga kami pasakayin. Buti nung wala pang COVID, kahit na, ganun na, pinapasakay pa yon. Pero gumaganon ka lang, lahat tinginan na eh. So, salamat sa Panginoon. Of course, yung mga brothers natin, Brother Eric, Brother Marvin, and Brother Joed. At of course, I really appreciate them, no? And I really thank the Lord na nilulutang din niya yung gift kay Brother Marvin. Amen. So habang sinusubaybayan ko, sabi ko si Brother Marvin, umaano ah, talagang lumalabas na yung kung ano yung mga nakatago. So iyon ang mahalaga, yun yung sinasabi ni Brother Eric, na ilabas lang natin. And the Lord will bless us. So I believe all things really work together for good to them that love God. So salamat sa Panginoon. Napaka ano talaga, gaan ng pakiramdam pag nasa fellowship ka. And of course, amen. Na talagang maunawaan ko yung damdamin ni Brother Offering eh. But at that time, of course, it's limited. Oh, salamat din, mayroong provided way, yung live streaming na kung saan nakakasubaybay ang mga kapatiran. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. I do believe, amen, tama nga yung testimony. Kung time mo na, the Lord give it, the Lord take it away. Oh, hindi mo naman pwedeng dagdagan ng 2 minuto kung ano yung itinakda ng Panginoon. Ang kailangan mo lang tiyakin, nandyan ba yung kagalakan sa puso mo. Kaya doon na lang ako, and as I've said, hindi na ito magtatagal. Lahat ng mga kapahayagan, actually, drain up na ng Panginoon yan. Kaya nga sabi ng prophet, amen, as a minister of this gospel, I know one thing left. And that's the going away of the bride. Remember, he said, we have arrived. We are now here. So, pasensyaan nyo na lang muna ako, but amen. I do believe walang ano dito. Ito ay sanitized. Itong place na ito ay sanitized ng Holy Ghost. Wala kayong pag-alala. Di ba? Ito ay sanitized ng Holy Ghost. Mas matindi yun sa 70% na alcohol. Mas matindi yun sa Lysol. Amen. So, salamat sa Panginoon. Last Wednesday, nag-enjoy ako kung pwede lang mag-amen. Oo. Pinuprove really ng Panginoon na tama yung ating tinatayuan. Oo. Halimbawa, yung Lord's Day. Actually, kung titignan mo talaga yung quotes ng prophet, Brother Branham is referring to the future. But you have to see ano ba yung konteksto. Diba? Man's day is over. And it is the Lord's day. So for us, ano eh, Lord's day, because it's the Lord himself na sa atin.
Pero yung Lord's Day sa earth, sa cosmos, wala pa. Amen. Kailangan muna lahat ng bride ay mailagay sa Lord's Day. Diba? Ang last predestinated seed, nasa Lord's Day na, and then we are bound for that literal na Lord's Day upon the earth. Ang gaganda yung mga breaking. O, diba? Si Hope, diba? Hindi lang yan. Si Brad Branham, nakita niya sina the Ark, yung mga believers, the time. Nandun eh. Hindi nandun, nandito pala. Oh, paano yun, diba? So, what we really need ay yung balance na mga breaking. So, sa umaga na ito, tutuloy lang natin yung ating, I will say, mini-series or whatever. Last time, we took up yung golden candlestick. At sa umaga na ito, the Lord's will, and siguro ay limited lang yung aking pagsasalita today dahil Makati daw talaga yung lalamunan pag nawawala na yung ano. Amen. So sa Hebrews, chapter 9, verses 1 and 2. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick, the table, and the shewbread, which is called the sanctuary. Natalakay na natin ang shewbread. Natalakay na natin ang candlestick. And this morning, we will take yung the table. Tama rin, mga kapatid, because yung message, mga kapatid, ay the table. Amen. So, sa ilang minuto ay ating silipin. Sa Exodus 25, dito nagsimula ang paggawa ng lamesa na ito. At hindi ito basta-basta lamesa. Sa Exodus 25, verse 23 hanggang 30. Yan. Thou shalt also make a table of shittim wood. Alam nyo yung shittim wood? Acacia. Acacia wood. Eh dito marami sa atin, right? At karamihan ng mga centuries old na mga puno ay acacia. Two cubits. Oh, yung cubits actually, si, ang Tagalog yata niya, Brother Eric, siko, ano yung? So, equivalent noon yung one cubit ay ano, 1.5 meter. Pinaka mahaba, pinaka average. Kasi iba-iba naman ang haba kasi natin eh. Right? Pero yung pinaka average na haba niyan, if I'm not mistaken, o 1.5 feet. Tama, Brother Eric? Oo, 1.5 feet. Oo, tama. So yung 2 cubits ay 3 feet. Diba? So yun yung haba. Okay.
two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, 1.5 feet yun, and a cubit and a half, 2.25 feet. So, hindi gaano kalakihan. Right? Siguro, Brother Eric, pwede siguro sa internet. May internet ba tayo? Para makita lang natin yung parang ano, yung the table made by Moses, yung lagay mo. Para magkaroon tayo ng visual. Kasi mahalaga ito, mga kapatid. Diyan basta-basta. And I know the Lord will bless us by this. Okay, tuloy ko lang pagbasa. Ayan, oh. Ito. Pinaka... Oh, yan. Ito, oh. Oh. Ganyan lang, kaliit. May ano na nga yan, eh. May shewbread na. Mm. Tapos, may mga ano pa yan. May mga ibang mga gamit. So, tutuloy lang natin. At least, magkaroon kayo ng idea. It's a wood overlaid with gold. God, man. Because this is wood. This is man. Pero in overlay ng gold. Right? Dati man in overlay ng Diyos. Diba? Kaya nga Lord's Day na ngayon sa bride. And thou shalt overlay it with pure gold and make thereto a crown of gold round about. Paikot. And thou shalt make unto it a border of an handbreadth round about. Parang kurnisa. Yan. Okay. And thou shalt make a golden crown on the border thereof round about. And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the 4 feet thereof. Sa paanan niya, may rings pa, no? Eternity talaga, because ring represents eternity. Okay. Over against the border shall the rings be the four places of the stabs to bear the table. And thou shalt make the stabs of shittim wood and overlay them with gold, that the table may be borne with them. And thou shalt make the dishes thereof and spoons thereof. So may mga ano din, gamit. And covers thereof and bowls thereof to cover withal. Of pure gold, thou shalt make them. Kailangan gold talaga eh. And thou shalt set upon the table shewbread before me always. Kailangan yung table na yan ay laging may shewbread. Kaya nga yung nakita nating picture, may shewbread. Kailangan sa lapag, sa lamesa na yan, ay laging may bread. Amen. So, what represents this table? Diba? Now, tignan natin mga kabadid, kasi wala na tayong balita. Actually, hinahanap nila itong mga ito. Diba? During those days, diba, may mga English soldiers, hindi basta-basta mga soldiers na English o mga galing sa Great Britain pumunta doon. Hinahanap nila yung mga materials na ito. Pero wala silang nakita. Hanggang ngayon, nahanap nila yan. But I do believe ito ay nakalagay sa isang safe na lugar. Right? Nagagamitin ng mga political Jews kasi yung mga spiritual Jews, hindi na doon sila interesado. Right? Bakit mga kabatid? Alam na nila, malalaman nila na lahat yun ay sinisimbolo lahat ni Kristo, na ang Kristo na ito ay both male and female. Mabubuksan sila doon. Because the two prophets will
preach the same message to them. Wala namang ibang message na ipipreach ng dalawang propeta, kundi yung message na ini-enjoy natin. Right? Ano yung message na ini-enjoy natin? Yung complete revelation of Jesus Christ. Amen. Now, para malaman natin ano sinisimbolo nito, let us read Isaiah 28. Isaiah 28, verse 8 hanggang 13. Okay, nandiyan na. So ito ang sabi ni Isaiah, para malaman natin, ano? And then we will read what the prophet said. For all tables are full of vomit and filthiness. Lahat ng mga lamesa ay punong-puno ng, ano yung vomit? Suka. At yung filthiness karumihan. Right? So that there is no place clean. Wala na eh. And this is applicable in this day. Lahat na eh. Total darkness. Right? So lahat ng fellowship, mga kapatid, maliban sa fellowship, of course, ni Lord, yun na lang ang puro. And we will see why. So lahat ng tables, and the tables ay fellowship. Gathering. Kasi kung saan ang gathering, dapat nandun yung bread. Di ba mga kapatid? Nandun lagi yung bread sa table. Right? And we will see that. So wala na, lahat na. Total darkness. History repeats itself. Kasi sa time ni Lord, ganun din. Almost 400 years, wala silang prophet. Kaya sila, puro tradisyon. Nangangapa sila. And then suddenly, the word made flesh came. Right? Ganun din sa ating time. Total darkness, wala na eh. Laodicea. And then, the Lord, the word made flesh has arrived. Amen. Then, sabi ni Isaiah, whom shall he teach knowledge? Kanino siya magtuturo ng kaalaman? And whom shall he make to understand doctrine? Diba? Kanino niya ipapaunawa ang mga doktrina? Diba mga kapatid? Alam nyo, punong-puno ngayon ang mundo ng doktrina. Pero ang doktrina ay walang saysay kung hindi ipahayag yung kapahayagan ng mga doktrina. Kaya nga lagi ko nga sinasabi, this is not just a doctrine. Bagamat lahat ng churches, kailangan may doktrina, but we are now beyond doctrines. This is now life form and not just doctrine form. Amen. Kanino daw ituturo ang kaunawaan sa mga doktrina na yan? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Kanino ito? Sino ang tuturuan niya ng doktrina? Ipapahayagan niya ng doktrina? Mga mature na. Hindi yung nagdidiidi sa Bible, mga kapatid, mababasan nyo. Amen. Immature. Kaya nga sabi ni Paul, iwanan na natin yung mga panimulaing aral na yan. Kailangan na natin kumain ng matitigas na karne. Yan ba sinabi ni Paul? Yes. Amen. At let us go unto perfection. And the only way makarating tayo sa perfection, iwanan na natin. Amen. Yung mga gatas. Amen. Kailangan na nating umupo mismo sa dulang ng Panginoon. Amen? Kasi nandun yung showbread. Right? Now, for precept,
must be upon precept, precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. For with stammering lips and another tongue will he speak to these people, dinaanan ng church yan, to whom he said, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest. And this is refreshing. Yet they would not hear. Amen? Nandyan na eh. Kaso lang, mga kabatid, hindi ito para sa lahat. Ito ay refreshing na. Ito ay relaxing na. Pero ito mostly ay rejected. Because why? Amen. Di ba, mga kapatid? Deep things only belongs to God. Amen. So, hindi nila nasumpungan ang kapahingahan, pero merong nandun na na nagpapahinga. Bakit? Nakarating na siya eh. Diba? Nakarating na siya, kaya siya ay nagpapahinga. Glory. But the word of the Lord was unto them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, here a little and there a little, that they may go and fall backward and be broken and snared and taken. But the bride is now really resting. Bakit? Amen. Siya ay matured na, iniwan na niya yung milk, at siya ngayon ay nag-e-enjoy sa understanding ng mga doktrina. Amen. So karamihan ay doctrine pa rin, pero sa atin ay revelation. Karamihan ay doctrine pa rin, pero sa atin ay life form. Now, 1 Corinthians, New Testament. And ito ay kay Paul. 1 Corinthians 10, 20-21. Okay. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. Amen. And I would not that you should have fellowship with devils. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devil. Di ba, mga kapatid? Bakit? Sa ngayon, yung tables ay full of vomit and filthiness. Amen? Pero mga kapatid, merong table. Amen? Na si Lord ang gumawa. Di ba? At ginawa niya ito sa pamamagitan ng shittim wood overlaid with pure gold. So ang tunay na fellowship ay yung kung saan nandun yung gold, nandun yung deity, nandun si Lord mismo. Nasaan? Nandun sa wood. Di ba, mga kabadid? Sa scripture ba yan? Yes. Di ba? Amen. Ay, hindi nila maintindihan. Amen. The Lord is with the Lords. Nasa scripture Psalms. Hindi nila maintindihan yan. Amen. Bakit Lords? Di ba isa lang ang Lord? Amen. Iisa lang ang Lord, but ngayon na-express yung kanyang full manifestation. Amen. So yung table, amen, nawala na. Right? Hindi na makita. Hindi na masumpungan.
Pero mga kapatid, kung malaman lang nila, itong table na ito, na nandun na yung shewbread. Nandun na yung shewbread, nandun na lahat ng mga furnishings. Amen. At yung table na yan ay wood, overlaid with gold. Yan ay walang iba kundi yung fellowship ng bride. Yan ay bride. Gathering of the bride. Fellowship of the bride. Right? Kasi wala namang ibang naroon talaga ang shewbread maliban dun sa gathering ng bride. Diba? Kasi identified tayo pareho sa table at saka sa shewbread. Now, para makita natin, sabi ng prophet, now, we know that His table, may table si Lord. Bagamat karamihan na table ay full of vomit and filthiness, diba? Just like sa time ni Lord, ang daming gathering, ang daming fellowship. Diba? Pero lahat ba ay kinasihan ng Panginoon? Lahat ba ay ni-recognize ni Lord? Hindi. The same thing with today. Ang daming fellowship. Ang daming tables. Amen. Pero ang tanong, lahat ba yan ay table of the Lord? Because there's only two tables. Table of the devil and table of the Lord. Fellowship of the devil, Satan's synagogue, or the table of the Lord. Yan. Now we know that His table, where the people sit together and commune with Him. Amen. Right? So, nasan ang table? Sa fellowship. Saan ang table? Yung gathering. Gathering of the bride. So, walang saysay ang gathering kung hindi ang gathering of the bride. Ire-recognize lang ni Lord ang gathering of the bride. Kasi yung table na yan, nandun yung shewbread. Nandun din yung candlestick. Amen. Now, nandun daw, nagkatipon. Kasama ba siya? Where the people sit together and commune with Him is like a oasis in the desert. Alam mo yung oasis? Ano bang pronunciation? Oasis ba? Oasis, tama di ba? So this year to, and then there's a portion, certain place na may mga palm. At doon ay may water. Diba? So, imaginein nyo na lang, nandun ka sa disyerto, nandun yung uhaw na uhaw ka na, diba? Yung talagang hirap na hirap ka na, glory to God, and then, matanaw mo yung isang lugar na kung saan may mga palm. Rest assured, meron kang pag-asa doon, makakainom ka. Diba mga kapatid? Sa sitwasyon na ganun, matanaw mo yung ganun, sigurado mga kapatid, meron tubig doon. At maiibsan ang kauhawan mo. Right? Amen. Wala namang dako na maiibsan ang kauhawan. Amen. Ng bride, kundi fellowship. Kasi bakit mga kapatid, nandun yung bread? Amen. Just like us. Ako personally, amen, parang gusto ko sa bahay lang. Manood na lang ako. Pero mga kabadid, lalo akong lumalakas pag nandito ako. Gustong ihinder ni Satan yung lalamunan ko, makati. Pero just go on. Sabi ko nga, just bear with me. Diba mga kapatid? Huwag kayong mag-aalala. Amen. Mas matindi yung sanitation ni Lord sa dako na ito. Ulitin ko po, higit pa yan sa 70% alcohol. Mas matindi pa yan sa Lysol.
Holy Ghost sanitation to. Kaya huwag po kayong matakot. Pangalawa, wala naman ako noon. And an oasis in the desert where there's a great spring where weary travelers come and sit around this oasis in the desert and refresh themselves and then remembering how it got there. Tayo, tagal na natin nag-travel. Right? Oh, ilang taon na kayong nag-travel? Oh, wag na lang dito sa ibabaw ng mundo para hindi kayo mabuking. Wag na lang yung travel natin dito sa mundo, sa buhay. Kasi masyadong lulutang na tayo dito. Eh, paglilingkod na lang sa Panginoon. Ako, matindi na yung trinabel ko, mga patid. Halos lahat ng denomination pinuntahan ko. Gusto kong masagot isang tanong lang. Alam nyo yon, right? Kung sino makakasagot ang sa tanong ko na ito, ito ang totoo. Lahat ng mga kilalang denomination pinuntahan ko, tinatanong ko yung mga pastor, ministro, kung mansanas ang kinain ni Eva, bakit ang pinambayad ng Diyos ay dugo? Di ba? Simpleng tanong. Kung mansanas ang kinain, di ba? Prutas. Bakit kailangan ng Diyos ay magkatawang lupa at magbayad ng halaga ng kanyang dugo? So, hindi prutas yung kasalanan. Ang kasalanan ay may kaugnayan sa dugo. Nung marinig ko itong message, tumpak. Salamat sa Panginoon. Amen. Nag-travel din ako sa message. Oh, daming turo, daming doktrina. Grabe. Sabi ko, akala ko okay itong message. Pero ito yung pinakamagulo. Tama. Kasi Pentecostal, isang doktrina, pero sila nag-away-away na rin. Di ba? O punta ka sa kay Kibuloy, isa lang ang doktrina niyan. Di ba? O punta ka sa Methodista, isa lang ang doktrina niyan. Pagdating sa message, napakaraming doktrina. Naku po. Di ba? Pero tulad ng nabasa natin, higit na ngayon tayo. Bakit? Si Lord mismo nagsabi sa atin kanino niya ipapahayag ang doktrina. Diba? Kanino daw? Walang iba kundi doon sa Acacia Wood na inoverlayan niya ng gold. Sino yon? Yung kanyang tinahanan. Yung kanyang tinahanan yung nakipag-unite sa kanya. At yun ay ang bride. And that's the way it is in the church. That this table of communion where all the blessings of God, the full gospel, fullness, everything that God has for His church is brought out. Lahat ba? Lahat ng kailangan ng church, ng bride, inilabas na ng Panginoon. Wala na eh. Kaya nga sabi ng prophet, ibinuhos lahat sa panahon na ito. Di ba? Lahat ay ibinuhos kay Kristo at lahat naman ng nakay Kristo, ibinuhos sa bride. May kulang pa ba? Wala na. Kaya nga sabi ni Isaias, hindi na tayo umiinom ng gatas. Amen. Right? Sabi ni Pablo, kumain naman kayo ng matitigas. At ang matitigas ay walang iba, kundi yung ini-enjoy natin
mga kapahayagan na magbibigay talaga sa atin ng kasakdalan. Amen. Everything that God has for His church is brought out, laid out among us. And it's like an oasis in this hot, burning, sinful desert that we're traveling through. And then when we come in and talk of, read the menu, and then we see that He turns back around. And He's not fresh out of this or fresh out of that or this stack of, but He's the same yesterday, today, and forever. He's got everything on the menu. Nakakita kayo ng restaurant na nandun lahat ang mga menu? Perfect? Wala. Pero si Lord, spiritually speaking, nandun na lahat. Actually, sabi nga niya, yung 7-course menu, yung complete menu, ay binigay na niya sa bride. He's got everything on the menu. Nagpapapansin din, ano? So, tuloy lang natin. Ano lang siguro yan. He's got everything on the menu, ready to give it out. That's the good part. Amen. Then we can just look over the menu and just take the whole thing. Hindi lang pipili ka dun sa menu. Lahat nung nasa menu, sa'yo. Lahat yung nasa menu ay kukunin mo. Kasi yan ay patungkol sa'yo. Amen. So salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa sa atin. Tayo ay kanyang dinala sa oasis na ito at ibinigay sa atin ang lahat ng nasa menu. Kaya nga sabi ng prophet, ang ini-enjoy natin ay full course. Ang ini-enjoy natin ay 7-course menu. Ano yon? Yung fullness of the word. Now, sabi niya, the church should ripen as the wheat ripens. Kailangan ma-mature siya. Kailangan hinug na siya. Kasi hindi man pwedeng i-harvest yung hilaw. Kailangan hinug na siya. Yan. Siguro magtatanong, paano yung loved ones? Mga hilaw pa? Hindi. Dahil sa iyo, mahihinog sila. Naranasan nyo na yon yung meron pang manibalang na ganon? Huwag lang yung naman yung bubot. Huwag nyong isipin na bubot yung loved ones nyo. Nauna lang kayong nag-mature. Ang ganda nga yung example last Wednesday, di ba? Namatay si Sharon Rose. Bata pa siya. Walang kamuwang-umuwang. Wala man alam sa mensahe. Oh, di ba mga kapatid? Si Sharon pala yun. Si Sister Hope. Wala pa naman silang mensahe at that time. Baptist pa sila. Wala pang mensahe, wala pang message of the hour. Bakit sila nandun? Nung nakita sila ni Brother Branham, kasi ang katwiran ng iba, sila ay na new birth after 63. Aba, nakita sila ni Brother Branham before 63. Nandun na sila eh. Buti, okay lang kung after 63 siguro, pwede pa. Pero sinabi ng prophet,
before 63, na-meet na nga niya sila eh. Kaya sobrang kagalakan niyang magpatuloy sa paglilingkod. Amen. Hanggang sa dumating yung time, binubulungan na siya ng diablo. Alam niyo mga kapatid, mag-ingat kayo dyan. O mai-stress kayo. Alam niyo, karamihan mga kapatid na lumalala ang sakit dahil nai-stress. Ang daming dumarating mga kapatid. Ako personally, na-experience ko yan eh. Para ma-encourage lang tayo lahat. Ano ka na, ihanda mo na yung tahanan mo. Ang dami dumarating. Diba? Oh. Alam nyo, honestly, sa sino ngayon ang maging pastor doon? Oh. Yung pastor nila, pumanaw. Dahil sa baga. Ikaw, baga uli. Ang daming dumadating talaga, mga kabatid. Pero, inaano ko yan. Alam nyo, nagpapatugtog ako ng mga gospel song. Nagbabasa na lang ako, nakikinig ako ng message ng prophet. Hindi ko inaalaw yun. Dumating na naman, gumaganon na naman yung dibdib ko. Kasi, I believe na, ano yun, na-trigger yung dati ko. May story ako sa lungs eh. Nakipagbaka din ako dati sa lung. Ngayon, di, yung tinitirahan namin, actually, nung bago i-renovate at tayuan siya ng apartment, may namatay doon. At ang kinamatay, pneumonia. Dalawa. Sabi ng Jablo na naman, ikaw na ang pang-perfeksyon, pangatlo. Grabe mga kapatid, torture talaga sa isip eh. Tapos nakaganon ako, nagbubulay-bulay. Gumanon na yung malaking itim na paru-paro. San galing yung paru-paro? Doon mismo sa bintana namin, dumapo, gumaganon-ganon. Alam mo yung traditional na utak? Sundo. Ikaw, Jablo ka, hindi ikaw ang susundo sa akin, oy. Di ba mga kapatid? Paro-paro, yung mariposa, gumaganong-ganon sa bintana. Kung old thinking ka talaga, Panginoon, katapusan na ng mundo. Sabi ko, sis, pwede ba, ano ka uli? O, masundo ako sa church. Kasi mas lumalakas ako, mga... Honestly, mga kapatid, iba yung nandito tayo sa fellowship. Mamaya yan ang puntahan natin. Grabe kung saan na tayo napupunta. So, don't let Satan bother you. The church should ripen as the wheat ripens. That man shall live by not by bread alone, but by every word of God, the bread of life. Not just part of the words, every word of God. Amen. Every age. Ano man message ni Lord dyan sa age 10, amen, na i-coconnect natin lahat. Just don't stay and eat beans and potatoes all the time. Huwag yung paulit-ulit. Huwag yung pangat. Ano yung pangat? Masarap yung pangat na isda. Huwag lang yung pangatlong init. Mag-iibang lasa. There is one thing, there is other things goes with it. As we go on into the full course of God's great dinner that set before His people, ano daw yun? The power of the Holy Ghost. Eh, sabi ko kanina, mas hihigit pa ba yan sa Holy Ghost? No. So don't let Satan bother you. Eh sabi ko kanina, huwag niyong i-testify yung ginawa ng Diablo.
And I am guilty, but you know, mga kapatid, ang design ng heart ko, malaman nating lahat, huwag ninyong hayaan na ma-stress kayo sa mga bagay na dumadating sa isip nyo. Torture. Maraming lumalala ang karamdaman dahil dyan. San kaya ako ibuburol? May buburol pa ba kaya ako o cremation agad? Ang dami mga kapatid. Karamdam ka lang ng kaunting karamdaman sa katawan mo. Bantayan nyo yan. Ang dami nang dumarating sa isip mo. Diba? Okay sana kung kanino ko kaya ipapamana itong mga kayamanan ko. Okay pa yun eh. Diba? Eh mahirap yung ano kaya mangyayari sa mga anak ko? Eh wala man lang maipaamana ako sa kanila. Amen. But hindi yan ang gusto ni Lord. Ang gusto niya, mag-enjoy tayo sa full course of God's great dinner. The power of the Holy Ghost. The rejoicing of it. Of the power and the spirit that has been given. Ano yun? Hindi yung manifestation niya at the alpha age. Ano yun? Talagang naturally. Pero you know what? Higit yung manifestation ng Holy Ghost in this day. Ha? Yung healing the sick, hindi natin mapantayan yan sa Book of Acts. Right? Kasi kung may healing dito ngayon sa sitwasyon ngayon, ang daming dadalo. Right? Yung healing of the sick, yung first pull, ang daming pupunta rito. Pero yung power of the Holy Ghost na binigay sa atin in this day, ay yung buksan niya yung ating mga unawa sa lahat ng kapahayagan. Yun ang higit. And the purpose of the Holy Ghost, di ba, sabi ni Lord? Amen? When the Holy Ghost shall come. Pag dumating na ang mang-aaliw. Ang Spirit of Truth. Ang Spirit of Truth is the Holy Ghost. Ipapahayag niya. Ituturo niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Kailan nangyari yan? Dito sa ating time. Na kung saan inireveal sa atin ang lahat ng mga bagay. Sa Alpha Age, hindi rinibil ang seven thunders. Sa Alpha Age, hindi nirebuild ang nilalaman ng seven seals. Bakit po? Dito lang sa panahon na ito, binuksan ang libro na natatakan ng pitong selyo. Kailan lang? Dito lang sa ating panahon. Tama ba mga kapatid? Hindi sa Alpha Age, dito sa Omega Age, kasi panahon na nasa lahat ay mag-gather. Remember last time yung candlestick, bakit may two olive trees? Hanggang noon hindi ko yan maintindihan. Hindi ko yan maunawaan. Ang nababasa ko lang, two olive trees will be Moses and Elijah. Remember that? Sabi ko, wala naman si Moses and Elijah. Gentile dispensation ang candlestick. Gentile dispensation ang lampstand. Bakit nandyan yung candlestick? Yun pala, si Moses and Elijah ay represented ang bride. Amen. Sabi nga ng prophet, si Moses ay nagre-represent sa mga natulog at babangunin. Si Elijah ay nagre-represent sa mga buhay at hindi makakaranas ng physical na kamatayan. At tayo yun! We are now on that age. We are now in this Omega Age na kung saan meron talaga. Hindi makakatikim, makakaranas, ilagay sa kahon. May mga tao na hindi mamamatay talaga, literally, physically. And I claim, Lord, I'm one of them. Are you?
So ina-enjoy na natin. Amen. Hindi lang basta power of the Holy Ghost, but the rejoicing of it. Are we rejoicing now? I'm rejoicing night and day. It's a song. Because hindi ka naman magre-rejoice kung hindi mo umaunawaan. Hindi ka naman magre-rejoice kung wala kang kasiguruhan. Right? Amen. Glory to God. The rejoicing of it, of the power and the spirit that has been given. The works that I do shall you do also. Because I live, you live also. The promises that Jesus made to His church. And yet today we find people trying to go away back some other age that's gone by. Pero sa atin, hindi po. And I witnessed that. Karamihan, bumabalik na eh. Di ba mga kapatid? Kayong mga driver, ako, tabi lang ng driver. Pag dead end, anong gagawin nyo? Mag-U-turn ka. Pero salamat itong daan na ating sinusundan, hindi dead end. Tama ba mga kapatid? Kaya nga sabi ng prophet, yung iba bumabalik na eh. Sistema dito, sistema doon na. Wala na. Organization na dito, organization na diyan. Kung ano-anong na naiisip. Pero sa atin mga kabadid, hindi dead end ang ating sinundan. Ito ay tuloy-tuloy na up to eternity. Why? We are in the Lord's table. Amen. Glory. Now, so may spiritual table right now. And that's the fellowship. That's the fellowship of the bride. Ang bride yan. Diba? Ang bride yan. Right? Amen? Kasi hindi man masumpungan ang tinatawag na bread na ito, hindi mo masumpungan ang tinatawag na table na ito kung di ka dumating sa kung saan nasa, naroon ang fellowship ng bride. And then one day, hindi lang ito spiritual, symbolical, it will be a literal table. Now, basahin ko mga kapatid. So, I will no longer take long. Just think of that time when we come in there at that great big welcome table. Meron pala. Yan ba ay spiritual? Hindi na po yan spiritual. Yan po ay literal na. So in-enjoy natin itong table na ito right now. Eating the shewbread na nandun sa table. Right? Amen? In-enjoy natin itong fellowship. Kasi sabi ng prophet, ang table of the Lord ay kung saan tayo nagkatipon. Amen? At ang pagtitipon na ito, hindi basta pagtitipon, kundi pagtitipon ng bride. Right? Just think of that time when we come in there at that great big welcome table and just for 1,000 miles, you'll just see just the saints sitting at the table. Look across the table to one another and them old veterans, you know, battle scarred from the battle. That's the first thing we're going to do when we come into the glory land. Is take the wedding supper. Jesus said, I'll eat with you and you in my Father's kingdom. That's the first thing. What a beautiful picture of when Rebecca came to meet Isaac and she met him in the field and was taken into the father's tent and married. Okay? So yun ang type ni Isaac meeting Rebecca. Rebecca meeting Isaac. And how the food was served and so forth.
just as it will be this time, the wedding supper, when we get home. When I look across the table and see many of old veterans from around Phoenix and different places, we just have to shed a tear or two, won't we? Just to reach across the table and say, what a wonderful time. Just look down through there at each one reaching their hands across. Brad, sis, diba? Oh, Brother Paul, diba? So lahat nandun. Amen. Nakaupo. And just with hearts full of love, veterans of the field. Hindi po yung veterans sa gera ito, veterans sa paglilingkod. Then to see coming in here the King in His glory, come walking in His white robe, coming down along the line, putting His arm around each one, hugging us a little bit up close to Him. Di ang tagal nun. Hindi ka naman maiinip pag nandun ka sa glory. Saglit lang yan sa Lord. Saglit lang yan sa atin. Wiping the tears away from our eyes, with His nail-scarred hands say, don't cry. It's all over. We're all here now. Enter into the joys of the Lord, which has been prepared for you since the foundation of the world. That's the day we're looking for. That's what we're starving for. Yun ang desire ng ating heart. Kaya nga tayo ay prepared lagi. Ano man ang mangyari, because why? Hindi nagkulang ang Panginoon. Sa kabila ng ating kakulangan, si Lord hindi nagkulang. Di ba mga kapatid? Ngayon, sabi ni Lord, kung sarili mo lang ang titignan mo, kulang ka. Kung ang ginawa mo lang ang titignan mo, kulang ka. Huwag mong tignan ang iyong ginawa. Tignan mo yung ginawa ko. Amen. At yung ginawa ni Lord, perfect yan. Walang kabyus, walang kulang. Perfect. Eh, bakit pa natin titignan yung ating sarili? Diba? Bakit pa natin titignan yung sitim wood, yung acacia wood? Eh, in-overlay yan na ng gold. Hindi na nakita yung wood. Ang nakita na ngayon ay gold. Amen. Di ba mga kapatid? Ang dami nating weaknesses being human. Pero sabi na nga ni Lord, huwag kang mag-alala. Ginawa ko na ito. Hindi naman ikaw ang gagawa. Ako ang gagawa. Kulang pa ba yung pagpapako ko sa cross? Di ba? Ang mahalaga, narinig mo na binubulungan kita. Ang mahalaga, narinig mo, kinakausap kita. Kaya mahirap yung mag-claim na hindi ka naman talaga kinakausap. Amen? Maganda ba yung one-sided love affair? Diba? Think of it. Kailangan both. Amen. Eh, Brad, 1954 lang yan. Hindi ba bukas ang selyo? Ah, ganun ba? Tiges, nung bukas ng selyo. And then, when it's all over, someday, sa atin, spiritually speaking for me, it's all over. Kailan? Nung malaman mo, marinig mo, maunawaan mo, sino ka? Sa Panginoon. And then when it's all over, baka walang ganun yung it's, bro.
Yun. Someday, if I don't get to eat breakfast with you again, when it's all over, we're sitting across the table from one another. Literal na table na yan. That's the time I'm looking for. No doubt, but little tears will run down our cheeks and look across the table and get each other by the hand. It will mean something then. Let's work while it's time to work. While the sun is up, it will be down after a while. It's getting very low. Amen, right? Glory to God. Then, to think that while we're sitting there, holding each other's hands and weeping a little, then the great king will come out. Para kanino? E di sa kanyang queen. In all of his great robes, come down along the line, wipe all tears away from our eyes and say, it's well done, my good and faithful servant. Think of it. It's well done. It's well done. Ibig sabihin, mga kabatid, walang nakita si Lord na failures. Amen? Ang nakita kasi niya, yung kanyang ginawa. And it's a finished work. Walang failure sa kanyang ginawa. Ulitin po natin, hindi yung gawa natin, ang gawa ng Panginoon. Amen. Enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since the foundation of the world. While the sun is up and it's light enough to labor, let us labor. Magpatuloy lang tayo. Maraming hindrances? Just go on. Diba mga kapatid? Ang daming ginagawa ng diablo. Amen. Gusto niya hindi mahayag ang kanyang salita. Titirayin niya ito. Pero hindi madlangan mga kapatid. Honestly, my heart is bigger than what Satan is doing right now in me. Kung di man natin matapos, so be it. But I'm committed as your brother. Tapusin natin itong lahat. So, natapos na natin yung tatlo. Papasok na tayo sa holiest of holies. Dito makita natin ang lalong biyaya ng bride. Kasi nandun na yung mercy seat. And that mercy seat right now is in you. In us. So salamat sa Panginoon sa kanyang inspiration, I will say. And of course, dun sa desire ng ating heart na magpatuloy lang. Kahit sa dami ng pinupuno na niya iyan. Kagabi, sabi ko, for the first time sa Nueva Ecija, gusto naman niya akong guluhin. Sabi ko, hindi mo magugulo ito. Parang gusto niya yung mindset niya sa akin na makinig ka na lang muna. Pero ho, hindi ko papayagan. Salamat sa pagtitiyagaan nyo. I will give to Brother Eric. Shalom, Pastor. Salamat sa Panginoon. Pala si Brother June, Andiyan, andiyan sa baba. Praise the Lord. Salamat sa
Panginoon. Kumusta kayo mga kapatid? Kompleto na ang cast. Konti pa pala. Konti pa. Pero connected naman sa live streaming. Di naman nagkulang ang Panginoon. Sa live streaming tayo. At salamat sa kagalakang hatid lagi sa tuwing maririnig natin ang salita. What a great admonition, which is time na para talaga i-practice kung ano yung lahat ng pinagkaloob ng groom sa bride. No, kasi dumating na yung time na nag-inventory na yung Panginoon eh. Right? So, but this time, nung ini-inventory niya sa atin yung mga ito, itong series natin, inventory to eh. No? So, times of inventory, malalaman mo kung anong meron ka eh. Paalala ng Diyos kung ang wala sa'yo eh. Diba? Siyempre, ano kay bilang tao. Pero dapat alisin na natin yun, ano? Bilang tao, no? Bilang Diyos. Okay? Dapat alam mo kung anong meron ka. Kasi ang gawa ng kaaway is ipa-limot sa'yo kung anong meron ka by bluffing us. Dito nga sa kaninang binanggit sa atin na Satan is a big bluff. Hindi na siya makapanggulo sa una sa soul realm. Kasi hindi naman niya pwedeng pasukin 'yon sa spirit realm or sa mind, doon yung greatest battle. Pero hindi naman po pwedeng lagi nating topic 'yon. Greatest battle ever fought is in the mind. Kailangan mapalitan niyo na even in that battle, God is always victorious. Kailangan niyo na ang ma-highlight. Oh, iba. Kasi never naman makapunto si Satanas sa Panginoon. Ang inaakala niyang puntos, kung hindi pa i-allow ng Diyos, hindi pa siya magkakaroon kahit akala. I repeat that. Okay, no? Hindi natin iangat, kundi lalo natin i-expose si Satanas. Yung inaakala niyang success, kung hindi pa i-allow ng Diyos, kahit akala, wala siya. Mabigat yun. Di ba? Biruin nyo, pinagbigyan siya ng, or not the right word yung pinagbigyan, pinirmit ng Diyos. Tapos, yun pa yung ano ng pagkakataon ng Diablo, magkaroon ng akala. Di ba? Akala pa. Yun, pero sa Diyos, walang akala. Sure lahat. Ang binigay sa atin ay absolute. Ano? Hindi tayo nagbabaka sakali. Hindi tayo nag-aakala, mga kapatid. In fact, sa biyaya ng Panginoon, hindi naman niya tayo pinipilit mahinog. No? Sa kanyang tamang pagkakataon, no? Andiyan yung salita. Laging nandiyan yung salita. Wala pa tayo, nandiyan na yung salita. In one sense, nung nandiyan na yung salita, nandiyan na tayo. Kasi alam na natin eh. Kasi hindi naman magiging walang tayo kung walang salita. Kasi marang ano, kagaya ni Pastor binanggit kanina, hindi naman one-sided ang love. Diba? Pero merong nagki-claim ng mga may tayo. Pero wala talagang tayo sa kanila. Kasi to begin with, wala, hindi sila bahagi ng salita. Pero ikaw na naririto sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy, wala kang ibang makita na pinapahayag ng Panginoon, kundi yung kayo, tayo, before the foundation of the world. Binabalikan sa ganung kalagayan eh. Di po ba? So salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang pinahintulutan, sapagkat dito na mag-magnify ang kanyang mga perfect na kalooban.
perfect ng kalooban. Always perfect na kalooban, lagi yung minamagnify niya. And that perfect will of God, ang makakaunawa lang lubos niya, yung bride na nakwiken. No, it's not just about receiving, it's not just about the coming, o yung hindi lang yung pagdating, kundi din sa pagtanggap ng may malinaw na pangunawa. At ang resulta nun ay pagpapatuloy doon sa hindi dead end. Kasi wala namang pagpapatuloy sa dead end eh. Babalik ulit. Pero doon sa hindi dead end ang natagpuan, yun ay programa ng ating Panginoon na talagang, sabi ko nga kanina, hanggang sinicheck na, in-inventory na ng Panginoon kung anong meron tayo. No? At yung mahalagang bahagi na yon sa Panginoon, hindi yan na pinakita ng Panginoon sa blueprint para lang maging ang sa totoo lang ang Israel mulat mula, no, dahil sa hirap din ng kanilang pinagdadaanan, against all odds eh, lahat kontra sa kanila eh, di ba, kung ano-ano yung ginawa sa sarili nilang bayan para maglingkod sa tamang Diyos, sa iisa at tamang Diyos, talagang magpasa hanggang ngayon, bagamat sila ay bulag pa hanggang sa dumating yung dalawang prophet upang buksan ang kanilang paningin, ibigay ang message, talagang grabe buong lakas, political, spiritual power nila, ginagawa nila lahat ang kanilang magagawa upang maibalik lang ang templo. Lahat ng setup na yan, ginawa nila yan, nagre-refer sila sa scripture, inaabangan nila lahat yan, pero sabi nga no, nung na-break sa atin yung temple na yan, may mabibuild lang yan para sa mga political Israelite. Pero yung totoong temple na marireveal sa kanina, walang iba kundi si Christ. No? So, kagaya natin, nabuksan sa atin na ang templo na kung saan pinakita ng Panginoon sa vision to Moses, yun lahat ay nagtitipon kay Kristo. Di po ba? Nagtitipon lahat kay Kristo. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na tayo ay mahinto lamang sa paniniwala at pagkaunawa na pumapatungkol lang kay Kristo 2,000 taon ang nakaraan, kundi kay Kristo sa kanyang kapunuan. At sabi nga ni Pastor kanina, yun ang mahayag na dito sa mga little Benjamin. Tama po ba? Kasi yun yung kanilang susundan eh. Saan man pumunta yung bawat bahagi ng nobya ng Diyos, susundan nila yon bilang yunuko. So kailangan mahayag sa kanila kung sino yung kanilang reyna. Di po ba? So yun ang kapunuan ng templo na ginawa ng Panginoon, hindi lamang si Joseph, kundi si Asenath. Yun yung complete kasi hindi pa ano eh, yung kanyang mga kapatid, pinahintulutan ng Panginoon na dumanas ng famine ba yon or drought, pinahintulutan lahat ng Panginoon yon, no, bilang tipo at la realidad ng panahon natin ngayon, upang si Joseph ay ma-meet muna si Asenath. At nung kumpleto na yon yung kanyang pamilya, panahon na para maibalik naman sa kanyang mga kapatid kay little Benjamin yung itong biyaya na ito. Di po ba? At alam nyo na ang susunod, millennium. Amen. And kulang ang oras para pag-usapan ang millennium. Kaya ang kailangan natin, puntahan na. Di ba? Because it's the ushering for the millennium. Our age is ushering for the millennium. Of course, meron pang 40 gabi at 40 araw. It's a long time. Oh, a long time rather than 2 hours here sitting there. Oh, it's a long time, 40 days, 40 nights, literal time. We can travel like a thought. We can go wherever we want to, whenever we want to. Think about it. With our loved ones. 'Di ba? Real brothers and sisters. Known as we are known. Makikilala natin ang bawat isa. Because yun lang eh. Wala naman na tayo ibang susulingan pa o lilipatan pa maliban sa 40 days, 40 nights. Wala na tayo ibang haakbangan. Diba? These things, all these things that happens in the world
is plan of God para mapukaw tayo na wala na kayong ibang hakbangan maliban sa 40 days, 40 nights. Tama po ba? So, we're so blessed na pinahayag sa atin itong mga mensahe na ito na isang bagay, talagang tunay na bagay, hindi ito psychology, tunay na bagay na nagpapalakas sa atin, not just spiritual, susumusunod lagi yung physical. Di po ba? Kaya, kasi yun ang naman yung gagamitin ni Satanas, pag-iisipin ka, pag may naramdaman ka, ganito, ganyan, ganito, kung ano-anong maiisip mo, walang exemption. Di po ba? But then again, ginagamit ng Panginoon yun, pinahintulutan ng Panginoon yun, para uli i-declare ang victory. Di ba? Sa ibang mga gawain, gamitin pa yan para ma-encourage pa, ganyan, hilot pa yung way ng pangangaral. Dito, direct. Huwag nyo lang ano yan, huwag nyo i-highlight yung gawa ng kaaway. Ang highlight nyo yung gawa ng Diyos. Deklarasyon ng Diyos na sama-sama tayong buhay na dadatnan ng pagbabago. Yun lagi yung deklarasyon ng Panginoon sa atin at tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon. Tunay na hindi siya nagkulang. Hindi kakulangan, mga kapatid, na aminin na tayo meron. Hindi kakulangan. Kasi yun lang yung pintuan para makita natin yung kapunuan binibigay niya. Pero kung meron tayong kaparaanan, eh puro kakulangan naman, the best we can do is filthy rags before God. I repeat, the best we can do is filthy rags before God. Pero pinaka-the best na magagawa natin ay magtiwala talaga sa Kanya. Bakit? Hindi naman tayo mangangapa ng pagtitiwalaan. Grabing pagpapahayag niya dito. Grabing instructions niya dito. From lip to ear, grabe yung pag-spoil niya sa atin. Hindi tayo nahirapan magdig. By His time, in His time, nire-reveal niya yung lahat ng bagay sa atin. Yung mga bagay sa iba, komplikado sa atin, simple lang. That's it. Hindi natin pinahirapan. Yung iba, puro law ang ginagamit sa atin. Pag sinabi ng Diyos, binayaran ko yan, amen, so be it. Actually, ang Diyos di naman nahihirapan. Ang tao nahihirapan eh, tanggapin eh, kasi ginagamit nila yung paraan nila. Pero ang Diyos, binayaran na niya eh. Nasa tao ang pagpapahirap sa kanyang sarili, sa pagtanggap na lang. Pero ang bride, hindi pwedeng pahirapan niya ang kanyang sarili sa pagtanggap, kasi siya yun eh. Amen. So, salamat sa Panginoon sa patuloy na paglilinaw niya sa atin ng message, no? Na lagi niya tayong inaaliw na tunay na kalakasan yun, mga kapatid. Stress, really. This is the kind of stress reliever na pang bride. Kasi sa iba, pwedeng psychology eh. You know? Kasi pwede ka nang, gusto mong isang click lang eh. Hindi ko pinopromote yung mga vloggers na mga doktor. Isang click lang yan, magkakaroon ka ng information on how to manage your issues, your cases. Right? Hindi natin sinasabing mali yun. Effective din yun eh. But we have better. And that's the word of God, mga kapatid. Sabi ganun ni Pastor kanina, not just 70% sanitation, but 100% sanitation ang ginawa sa atin. But kaya bang gawin ng ano yan, ng pills? Kaya bang gawin ng antibiotic na mag-create ng new cells? Hindi. Pero yung God na nasa iyo, He's more than able to do it. Di ba? Habang wala pa yan, kasi two things. Habang hindi ka pa umaabot, ongoing yung body change. Pero habang hindi ka pa dun umaabot, dahil tinakda ka sa buhay na dadatnan, magki-create siya ng new cells para i-build dun sa cells na na-damage. O kaya bang gawin ng antibiotics yon? Kaya bang gawin ng mga vaccines yon? Hindi kaya yon. But the Holy Ghost can. Kasi ang only trabaho niya is i-quicken yung word sa'yo. Let God be God. Let Him do the work. Just believe. Diba? Meron bang mahirap sa Diyos? Wala. Pero sa tao, ang daming mahirap. Pero pag sa Diyos, walang mahirap. If we just open that door for Him to work, mga kapatid, nothing is impossible. Di po ba? Really, nothing is impossible. Lahat yan, mga kapatid.
Diba? Yan yung pangako ng Panginoon sa atin. Amen tayo dyan. Kahit isa lang pa tayo dyan, kahit may tumulong pang luha sa mata natin, kahit yung mala artista pa na dito lang, dito wala. Kahit gano'n mo ka-perfect nakuha yung eksena na yon, yung angulo na yon, regardless of that, sabi ng Panginoon, don't you worry. Nakita na kita sa finish line. Diba? Doon yung hahawakan mo. Yun yung stress reliever mo ngayon. Ano mang pinangahawakan mo. Yes, walang exempted. Diba? Walang sabi dito, oh, si ano, ang lakas nito. Ang lakas yung sabi sa'yo. Diba? Kasi positive lang yun. Hindi lang niya pinakikita, pinagdadaanan niya. Ang gusto niyang ipakita, yung gawa ng Diyos, hindi yung gawa ng kaaway. Pero kung titignan mo yung pinagdadaanan talaga, physically, emotionally, kung wala lang ang Diyos sa kanya, hindi ka ma-encourage sa buhay niya na ginagamit ng Diyos para ma-encourage ka. Di po ba? Ang hina-highlight kasi yung Diyos eh. Oh, so ang hatid ngayon sa buong katawan, kalakasan, encouragement, positive. Oh. Di ba? Marinig na naman tayo, positive. Oh. Yun na nga lang yung magandang tanga ng salita, na ano pa, na pervert pa. Oh. Amen? So, salamat sa Panginoon. Yun lang mga kapatid, yung talagang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang salita ng Panginoon. Hindi po ba? Devil has a lot of questions. Diba? But thank God, we have an answer. And that answer is you yourself. Yan lang naman ang sinagot ni Lord Jesus Christ kay Satan. Yan din ang gagamitin mo. Your identity. Right? Remember, saan nagre-rejoice si Satan? Sa akala. Ikaw, saan ka nagre-rejoice? Sa absolute. Diba? Ganyan kakalakas. Yung kalaban mo, sa akala lang nag-i-enjoy. Ikaw, absolute. Sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Kasi yan lang yung talagang kagalakan natin at hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng salita, ng breaking ng word na ito. Ano? To be honest, no, kung wala ang gawain, ano, salamat na lang, hindi po pwedeng wala ang gawain. Hindi pwede talaga. Kasi dito talaga tayo hinuhubog ng Panginoon sa kasakdalan. Sa tunay na dulang. Hindi dulang na imbalance yung mga haligi. You know what happens when yung paanan ng dulang ay hindi balance? Yung plato mo hindi mapipirmi. Hindi ka makakakain maayos. Tama po ba? So, alam natin kapag ka ang Diyos gumawa ng lamesa, perfect yan. Di po ba? So, salamat sa Panginoon sa biyaya niya at habag. Sapagkat pinakita niyang malinaw sa atin kung saang dulang tayo naroroon. Kung anong salo-salo meron tayong pinupuntahan. At if in case ang admonition sa atin ng Panginoon, we're not yet sure. Just pray. First, open your heart. Clear your mind. Whatever it is, leave it to the Lord. And ask for faith to receive it. Kasi maraming ganun eh. Piniprepare yung sarili. Akala nila kaya nilang gawin yun. The best we can do is to humble ourselves. Lord, wala naman akong magagawa eh. Pero ikaw meron eh. Yung magagawa ko lang, magtiwala.
Tapos, ang mahalaga pa, kung anong ibibigay mo, tanggapin ko. Kasi merong ganun eh. Pumupunta sa church, traditional, pero yung binibigay, ayaw. O, hindi kumpleto. Diba? May sarili kasi, kargado kasi eh. Kumpleto dapat. Pagpunta mo pa lang, open ka na. Tapos, panalangin mo sa Panginoon na yung ibibigay niya, tanggapin mo buo. Ang Diyos ang bahala sa resulta. God will quicken everything. Tinanggap mo na yan eh. Naglandfall na yan eh. Naglandfall na yan dyan sa, ano na yan, sa earthen vessel na yan. God is obligated to quicken that word sa'yo. Ano man yan, anumang salita, nag-quicken ng Panginoon sa'yo. At yung kinu-quicken ng word sa atin mga kapatid, ay hindi na mga panimulang aral. Hindi na gatas. Ang nilagay sa table natin is bloody word. Fresh meat. You know when I say yung hindi na mga gatas. Kasi ano nung deklarasyon sa atin ng Panginoon dito ah. Sabi ng Panginoon sa atin, hindi yung ministry sa huling panahon na binigay ko sa inyo ay hindi upang lagyan kayo ng diaper. Hindi upang lagyan tayo ng diaper. No, kaya kapag nagkalat ka sa trato ng ministry ngayon, linisin mo yung kalat mo. Ano, spiritual po tayo, ano po, hindi po, wag po tayong maselan. Kasi nabanggit ko diaper, pagkakalat, baka yung iba, yung isip, tuma. Spiritual po, ano? Now, when you see babes or kids doing those things, maaari mong maintindihan eh. Diba maintindihan mo? At yung bata na nagkakalat, wala pa sa kanya yon. Walang problema sa kanya yon. Yung matatandang nakapaligid sa kanya, nauunawaan yon. Pero yung nagkiklaim na matanda, pinapahiya niya yung sarili niya. Hindi yung Diyos yung pinapahiya niya, yung sarili niya pinapahiya niya. Kasi matanda na, nagkakalat pa. Tama po ba? And when you're messing around, mga kapatid, talagang dadalin at dadalin ka ng Panginoon dito, eh, it might hurt you a little bit. It might hurt you a little bit, but it helps. Regardless, yun nga yung proving ground kung may seed. Eh. You keep on coming back. Kasi nakatakda ka sa kasakdalan eh. Hindi sa emosyon, hindi sa kung ano, nakatakda ka sa kasakdalan. Oh, regardless if you got hurt emotionally, it doesn't matter. Mahalaga yung revelation tinanggap mo eh. Because it's your identity. Right? So sa ngayon, the reason why I'm bringing this out, because yung dulang na nakahanda sa atin, sa ages, bawat time, bawat panahon, iba-iba yung nakahanda sa lamesa eh. It's the word, but it's in latted form. Pero yung dulang na nakahanda sa atin ngayon, fullness eh. Come on, saints. Yung inihain sa ating dulang ngayon ay ang sukat na ikababago mo nang hindi dinadatnan ng kamatayan. Ano ba naman yan sa atin? Ano ba naman yan? Iti-take lightly mo ba yan? Magiging tradition ka ba dyan? Hindi yan. At hindi tayo nagbabaka sakali. Diba? Bawat mga local churches, may dulang yan. Wala tayong ano dyan, wala tayong touch dyan. Merong personal touch ang Panginoon sa bawat local church. Eh. Kaya nga, the Holy Spirit is sovereign to every local church. Kung bahagi sila, ganun din, same din yung inihain. Pero dito eh, dito ka nilagay. Di ba dito ka nilagay? You must be sure. Kailangan sigurado ka na nare-receive mo talaga kung ano yung inihain dito sa dulang. Di po ba? Ikaw mismo magpapatotoo. Hindi yung i-re-repair mo yung sabi ni Brother Joed eh. Ikaw mismo magpatotoo kung gaano ka-juicy yung bloody meat. Bagong katay. Kung gaano ka-juicy yun. Diba? Eka nga, hindi siya dry. You know, ang hirap kainin kaya nung meat na dry na. Diba? Kailangan mo na doon ng drinks. Panulak. Diba? Dry na. Pero pag-juicy, ang sarap. Talagang mamamantikaan yung labi mo. Alam mo, I'm speaking spiritual eh. Diba? Pag pupunta ka dito na hindi man lang namantikaan yung labi mo, anong ginawa mo? Wala, diba mga kapatid? Di, pupunta ka sa kalan na hindi ka man lang naulingan.
sobrang ingat mo. 'Di ba? Hindi kailangan talaga part ka eh. 'Di ba? Kung ano, kung intindihin kung nag you miss something here, something that. Ang mahalaga nagpartake ka. Amen. May tissue naman eh. 'Di ba? Kaysa naman yung talagang ultimo hindi naman tikaan yung labi mo. Ang sarap-sarap ng pagkain. 'Di ba? Kaya nga paglabas mo, tatanungin mo ngayon yung kasama mo nung sa ano, sa party. Masarap ba yung ano? Yun eh yung problema eh, kasama ka namang umatin, hindi mo natikman. Amen. So, yun yung klase ng dulang, no? Doon ko lang na ilalagay yung expression. Kung gaano kasarap yung application, nandiyan eh. 'Di ba? Ano pa ba namang napakalinaw na application sa buhay natin? Eh grabe ng application sa buhay natin na ginagawa. 'Di ba? Nandito na araw-araw, daily basis. Si Satanas walang tigil sa pangbubulabog sa isip mo, sa katawan mo, walang tigil. Pero hindi lang si Satanas yung walang tigil, higit sa lahat, continually si Lord Jesus Christ nag-aaliw. In spite of all those trouble na nais ilagay ni Satanas sa isipan at sa katawan, ang Diyos ay lalong na-highlight sa buhay mo. Lalong na-highlight si Lord na sa buhay mo, hindi si Satanas ang na-highlight, kundi si Lord. Di po ba? At ikaw ay buhay na patutuo sa lahat-lahat na nagpapatutuo ngayon about the scripture, about the word of God, mga kapatid. Kasi ang Diyos, bagamat pinahintulutan niya na ang first Bible, maisulat, right? Mahiwaga, mystical, sabi niya, hindi ito yung dwelling place ko. Nangusap siya sa prophet. Di ba? Tapos yung prophet, kahit utal-utal pa yan, nagtabi ng scriba, ng writer. Sulat mo yan. Tinignan niya ngayon yung scrolls sa atin. Book. Ay, hindi yan ang tirahan ko. Tama? Hindi yan ang tirahan ko. Di ba? A body not made by hand. Di ba binrake sa atin yon? Hindi lang tumukoy kay Lord Jesus Christ. Tumukoy rin sa bride body. Diyan ako nagagalak tumahan. Hindi sa heaven na yan, sa, ang tawag doon, sa heavenly body, sa zodiac. Hindi sa pyramid. Hindi dyan sa mga script na nakasulat sa bato. Hindi dyan sa script na yan. Hindi sa spoken word, kundi sa body. Dyan ko gustong mag-landfall. Dyan ko gustong manahan. Kaya ngayon, pag natupad sa iyo yung salita, dahil kiniwiken ng Holy Spirit, mga kapatid, magpatotoo ka or patotoo kang buhay, hindi pala magpatotoo lang, kasi ang dami nagpapatoo sa likod ng mikropono, pero yung buhay mismo, bilang patotoo ng Panginoon, dyan nalulugod. Yun yung living sacrifice na kinalulugdan ng Panginoon. Di po ba? Praise the Lord. Hindi naman natin yung pinili in that sense, hindi natin yung hinangad, hindi natin kayang kunin yun, maliban sa ibigay ng Diyos. Ang linaw-linaw, kung paano niya binigay ito, mga kapatid. Hindi tayo nangangapa. Saan galing? Saan nagmula? Bago binigay, binayaran muna yan. Diba? Hindi yan direct mo nakuha, binayaran muna yan. At nung nakuha mo, sulido ka. Diba ba? Kaya ngayon, pag ni-repair muli ngayon ng Panginoon yung mga salita na gusto niyang i-repair back, maging topic natin, ang sarap ngayon ng kain mo. Sa dulang ng Panginoon. 'Di ba? Makabalita lang tayo ng seven stars hotel. May ganun eh. Hindi lang 5 stars. Mamamangha ka na. 7 stars meron. O 5 star or more than 5 star kasi gold-plated na ultimo doorknob eh. May mga ganun eh. No? So ganun katindi yung mga hotels na 'yon. Kasi grabe 'yon, mga kapatid. Grabe yung trato dun sa iyo. Para kang prinsipe doon. 'Di ba? 'Di ba? Pero sa atin, grabe. Shitim wood. 'Di ba? Tapos overlaid with gold.
Every time I hear pastor saying about that food overlaid with gold, I can't stop thinking about the Lord Jesus Christ at the cross, because he was crucified at the wooden cross. Sabing ganon, that mercy seat displayed in plain view. That's the closest thing I can think of. Because that wood was overlaid with that gold. He paid it all. You know what, saints? Pag pumunta tayo, limbawa, mag-aya ako kay Brother Joed. No? Limbawa lang, mag-aya ako kay Brother Joed. Wala naman akong sinasabi na ako magbabayad. Di ba? Kasi pag sinama niya, oh, tara, Brad, kain tayo. Mag-iisip pa yan si Brother Joed. Sino kaya magbabayad sa amin? Di ba? Normal lang yan. Oh, usually, ganon. Siyempre, kahit na niyaya ka, meron kang damdamin na gusto kong mag-chip in. Kasi alam naman, kami ni Brother Joed, di ba? Paano kaya ako mag-chip in ito? Kahit na ako yung nag-iya, mag-chip in siya. But this time, alam mo that the meal was paid. Wala kang aalalahanin. Kakain ka lang. At ang pinambayad niya doon, buhay niya. Kakain ka na lang. Gano'n kaya kasarap yung pagkain na biniyaran niya? Tapos nakahain pa sa golden table. Shitty mood. What a presentation ng Panginoon sa atin. Siselan ka na lang talaga. Diba? Diba mga kapatid? Yung pinambayad niya sa meal na kinakain natin, buhay niya. Dugot buhay niya. Di po ba? Kaya talagang pambride lang ito eh. Kasi ang Panginoon di naman nag-aaksaya. Sa tingin nyo, ang Panginoon nagbabayad ng meal, buhay niya ipambabayad ha? Tapos, hindi kakainin ng pinagainan niya? No! It only shows na hindi para sa kanya yung binayarang meal. Kaya sila, nag-aalala sila kung ano yung magiging part nila sa meal. Ano kayang magagawa ko para sa Panginoon? Mukhang nahihirapan na yung Panginoon, tulungan ko kaya siya magbayad. It's a paid meal. He paid it all. Right? Saan ka pa dun? Diba? Kaya every service, wala kang ngayon, ano? Wala kang pangamba. Diba? Bakit? Yung pupunta mong handaan, bayad na yun eh. Kakain ka na lang. Hindi mo pa problemahin yung impacho. Kasi kahit kainin mo ng kainin dito lahat, kulangin yung oras mong kumain, kailangan mo ulit dumating, ang makakain mo lang, ang marirealize mo at the end of the day, tama yung kinain mo that service para makapagpatuloy ka on another service, hanggang mabody change ka. Kasi bayad ng Panginoon lahat yan. Walang sobra, walang kulang. Kasi hindi maaksay ang Panginoon. Tama. Sarap kumain eh. Di ba mga? Kasi ang topic, dulang eh. Ano pong meron sa dulang? Of course, marami pang bagay na ginagawa sa dulang. Nandyan lahat pinaplano. Hindi lang pagkain. But mostly, food talaga eh. Di ba? After meeting, dyan din hinahain ng pagkain. Di po ba? Hindi ka nalilipat pa ng ibang dining. Basta table yan, pwede kang kumain dyan. Di po ba? At nakita natin kanina that there are two tables. Yung isa, full of vomits. Di ba? Vomits. Hindi ba ako nabisaya? Vomits, o. Oh. Check mo ako, brad. Paano bisaya na makorekt tayo dito. Full of vomits. Pero this time, ang hinandang table sa atin ng Panginoon is shoe bread. Ang nakalagay ay shoe bread. Alam niyo yung shoe bread? Every Sabat pinapalitan yun. Every Sabat pinapalitan. It shows mga kapatid, yung seven church ages, natatapos yun. So panibagong bread na naman yung ihahain. Hindi luma. Mga bago. But this time around, yung bread na hinain sa atin na hindi na maluluma. Kasi tapos na yung seven church ages. Di po ba? Praise the Lord. Ang sarap eh. Ang sarap namin ng message. Lahat konektado. Yung mga types. Lahat yung buhay natin. Yung application sa buhay natin. Kung ano itong kinakain natin mga kapatid. Kasi hindi naman tayo carnal mag-isip. Spiritual tayo eh.
Di po ba? At yung spiritual ang nakakapag talagang nakakapag overcome at nakakapag ano talaga, yung hindi yung earthy mag-isip, kundi yung spiritual mag-isip, ang nakakapag overcome sa lahat. Kapag ka flesh ka lang, parang ano lang, dito lang sa buhay na ito, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay sa mga bagay lang sa buhay na ito, ikaw ay kaaba-aba. Pero yung mga tinitignan natin, mga eternal na bagay eh. Diba? Yung nakukuha ng Panginoon, binabalik sa atin ng Panginoon at nakakatch natin kung ano yung mga sinisimbolo ng kanyang pinagawa sa kanyang mga prophet. At lahat yun ay hindi po pwedeng maging simbolo, manatiling simbolo. Kung yan ay kailangan ay maging realidad. Diba mga kapatid, hindi naman po pwede ayon sa plano ng Panginoon na maging realidad lang yon sa anyong groom. Kailangan yon ay sa anyong groom and bride. Yun yung fullness ng Diyos eh. Lahat ng mga simbolo na pinakita niya, pinagawa niya sa kanyang mga prophet, ay sumisimbolo sa realidad na kanyang pagparito. At yung kanyang pagparito ay nakalagay sa dalawang lupi. Two fullness. In the form of the groom and in the form of the bride. In the form of any membered body. Kaya nga the same thing, the same source, same ministry, kung ano yung nangyari sa kanya, na-fulfill yung word sa kanya, mauulit-uli sa bride. Mauulit-uli sa bride. Same identity. Lahat yung mga ano sa kanya, zodiac, temple, lahat-lahat yung mga types and shadow ng mga naranasan ng prophet, mga kapatid, ay lahat yan ay pumapa tungkol lamang sa realidad ng coming ng Panginoon. Di po ba? Salamat, no? Ay, grabe talaga, mga kapatid. Hindi, our life cannot be compared to the life of the prophets. Even the minor prophets, it cannot be compared, yung life natin. Kasi sila talagang, their lives were, in this sense, were dedicated, preserved for a specific purpose and ministry. Right? They were not allowed to do things na hindi po pwede sa kanila para lang magampanan nila yung kanilang ministry. Tayo, kung ano-ano mga pinagdaanan natin eh. Kung ano yung mga pinagdaanan natin, mga kapatid. In that sense, ano, hindi yung ma-ano ka, mga kapatid. But when the call comes, nung dumating na yung tawag, nung ma-reveal sa iyo yung message, grabe. Grabing ring ng bell. Hindi nakuha yun sa isang upuan. Mga kapatid, in fact, maroon sa atin dito, at least almost 20 plus years, matagal na dito, and still enjoying the message. Kasi hindi naman naluma yung message. Walang bago, pero hindi naluma. Kesa naman doon sa pabago-bago, paiba-iba, pabalik-balik. Ito yung tunay na walang bago, pero hindi naluluma. Bakit? Meron pa ngang hindi kinukwiken ang Panginoon sa part ng kanyang mga prophecy para sa bride, tapos tinatapos mo na. Hindi ganon. Pero sa bride, sakto lahat. Alam niya kung nasaan siya. Paano niya nalaman? Sinasabi lagi ng Panginoon sa kanya. Sa pamamagitan ng pakikinig. At pakikinig, but that's how he quickens the word. Di po ba? That's how he quickens the word. No other way. Do you know other way? Tell us. Than hearing and hearing the word of God. Is there any other way? That's why we have joy. That's why through this joy, we receive strength. May resultang strength. Spiritual and physical strength. Numasabay yan, sabi ni Pastor lagi. Susunod yun. Di po ba? Kaya perfect. Three realms yan. Actually, pagkain na ulit ni Pastor yan sa three realms, pag kinunik ulit yun, grabe, kung pahintulutan pa ng Panginoon. Alam nyo? Etong to na to, pag kinunik ulit to sa three realms, grabe. Tingnan nyo mga kapatid. But alam nyo mga kapatid, malawak eh, napakalawak eh. Napakalawak. Ang Diyos naman ang nagli-lead sa atin kung ano yung gusto niyang tumbukin eh. Ang mahalaga, pag kinunik yun ng Panginoon, o kaya kahit hindi pa kinukunik, nandun ka na eh. Nandun ka na, di ba? Kahit hindi binabanggit ng preacher, alam mo, nakakunik doon. Di po ba? Kasi ang realidad nun, lahat-lahat ng ano na to, itong tabernakulo sa ilang na to, si Lord Jesus Christ eh. Three realms yan eh. Di po ba? Praise the Lord. Now, we notice kanina dinisplay yung position of this table. Tama po ba?
course, yung table na to, ang Panginoon, mga kapatid, higit sa lahat, bago yung tao nag-aaral eh. Ang Diyos, hindi niya kailangan mag-aaral. Kaya niya nilagay yun doon, may significant yun. Right? May significant yung placing niya, meron yung pakahulugan, at in his time, mailalagay ng Panginoon yung tamang pagkalapat niya o pakahulugan sa kanyang mga pinagawa. Tama? Tingnan nyo, sinabi ko kanina, even up to this time, yung mga Hudyo ay nagsusumikap na ibalik sa tamang order ang temple. Without knowing kung ano yung isinasagisag nung mga yon. Bakit? Kung alam nila, hindi sana nila ni-reject yung kanilang Messiah 2,000 years ago. Sapagkat siya ang realidad nun. Sila puro lang, oh, basta dyan ha, basta sinabi ni Moses, dyan yung kandila, dito yung ano, dun sa huling kwarto, dun yung ano, yung Ark of the Covenant. Tama ba? Doon, basta yun lang. Wala na silang pakialam, susunod lang sila kasi sabi ni Moses eh. Pero yung totoong meaning nun, kung bakit nando doon yun mga kapatid, hindi nila maapuhap until dumating yung two prophets. Pero ikaw alam mo. Hindi ka man nabuhay sa panahon ni Moses, pero nandun ka. Sinabi ng prophet yan. I was with him. Diba? Because Moses is Christ in his day. And you are in Christ when he was with Moses. Identified ka dun eh. Nandun ka. Pero yung ibang mga other covenants, mga kapatid, they don't have an idea. That's why you have an idea. That's why you have revelation. Kasi part ka nun. Part ka ng Diyos eh. Di po ba? Kaya nga pang bride lang itong message na ito eh. Walang ibang makakaunawa nito maliban sa bride. Wala tayong magawa dun. Di po ba? Hindi mo po pwedeng baguhin yun. Hindi, you cannot miss this. Hindi mo kailangan pagsikapin ito para makuha. As I've said, your best work is filthy rags before God. Pero pag siya ang kumilos, talaga namang magtatatalong ka sa kagalakan, sa biyaya niya, at tinanggap mo ito ng malinaw. Amen? Praise the Lord. Right here. In some image, may makita natin, no, para ano lang, some, maybe, let's choose this one. Yan, okay? So, scripturally, yan naman ang place ng temple. So, yung outer court hindi na dito naka-feature. So, yung holy place at holy of holies na lang ang, yan, malinaw na po, ano? Nakita natin yung placement ng tinalakay sa atin, unang tinalakay sa atin, pagpasok sa holy of holy is the shewbread. And the next is this lampstand on the left. At pag dumiretso ka pa, ayun yung pare na may bell, no? No? Yun yung pare na may bell. Praise the Lord. Na alam natin kung bakit may bell yan. Alam nyo, come on says, nakakatawa pero tingnan namnamin nyo ang paglilingkod nila. Kailangan pang consecrated yung priest maglagay ng lubid at bell sa laylayan ng kanyang damit. Dahil kung hindi siya worthy, pagpasok niya doon, tigok. Right? Pero salamat na lang yung na-display na yung mercy seat. Right? Noong na-display na yung mercy seat, dahil hindi kayang bastang pumasok ng tao doon, ang ginawa niya, lumabas. Nahapak, di ba? Lumabas. Siya na mismo yung pumasok dyan. O, anong chance mo para mamatay? Nandyan na yung Shekinah glory. Tingnan nyo na lang to, mga kapatid. Totoo yan, hindi basta-basta, consecrated priest. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-serve kung ikaw ay meron kang preparation na gagawin for how many days. Kaya kailangan pa may bell. Ibig sabihin, delikado pala dito. Hindi pwede yung sabi mo, oh, prepared na ako. Hindi pwede. Kailangan talian ka namin. Kasi pag di na namin narinig yung bell, di ka na makakalabas.
Kaya kailangan hilahin ka namin. Diba? So salamat sa Panginoon, mga kapatid, ang sikay na glory na mismo yung lumabas at nanahan dyan. Ang yan yung dahilan kung bakit nauunawaan mo yung presentation ulit ng message na ito. Diba? Siguro kung naiintindihan lang tayo ng mga ano, Little Benjamin, sa ngayon, ano ang pinagsasabi nito mga to? Diba? Kasi hindi pa bukas eh. Ano ang pinagsasabi nila nito? Pero one day, maunawaan nila. Yung pala yun, yung bride pala yung nagpipreach ng ganun. Yung bride pala yung binigyan ng word ng Thus saith the Lord, kaya pala nila nababanggit yon. Kaya magpupuri sila sa Panginoon eh. Di ba mga kapatid? Now, one thing that I've noticed about the placement of these furnitures, I would say furnitures, they are perfectly placed. The lampstand was placed on the east. Right? On the east. Kasi doon sumisikat yung araw eh. Tama po ba? Sa kaliwa eh. East. Tama? Kaliwa? Tama? Pagpasok mo. Kaliwa. Tama ba? Pag ganun, papasok. Nakalagay sa kaliwa yung lampstand, which is kung saan sumisikat yung araw. Tapos yung table, tamang-tama, nakalagay sa west side. You know why? You know why? Praise the Lord. I read the quote. Di ba? Alam ko, alam natin yan lahat, mga kapatid. And when Pastor Henry started about this table, mga kapatid, may nag-trigger sa akin to go back to his teaching about the mountain of bread. One time, Brother Branham had a vision about this mountain of bread. I won't have time to elaborate pa yung the depth of that message because that was too rich. So it took Pastor Henry, I believe, almost 2 hours to break that good message, perfect message about that mountain of bread. Di ba mga kapatid, na kung saan doon nagpiesta tayo ron. But it has something to do, like as kagaya nitong lampstand na ito, yung fulfillment niya nung pinakita kay Isaiah, or kay Zechariah rather, I still have 5 minutes, kay Zechariah, yung fulfillment nun, nakita natin yung fulfillment nun, partly, I would say partly, no? Doon sa vision or sa nakita nila sa Mark 9 or Mark 4. Ano ba yung nasa Mark 4? Mark 4 ba yun o Mark 9? Tama. Mark 9. Doon nila nasaksihan yung pagbabagong anyo ni Lord Jesus Christ. Tama po ba? So it's a very significant event. Kung saan katabi niya si Moses at si Elijah. And it has something to do with the 2 olive trees. So hindi basta-basta lang yun pinakita kay Pedro, kay John, at saka kay James. Yun ay, ito yung pangitain ng darating na gampanin ng Diyos o fulfillment ng salita ng Panginoon. Right? Bakit pinakita pa lampstand? It speaks about Christ, of course. Golden lampstand yun eh. Tapos merong 2 olive trees, si Moses and si Elijah, and we were represented there. Sabi ng prophet, bakit pinakita doon sa eksena yan na yon yung transfigured? Bakit yung pagbabago? Di po ba? It's a vindication na tayo ay nasa huling panahon na, yun na yung magte-take place. Right? Tagbabakapin yan. As I've said, tignan natin yung inventory kung anong meron tayo so that we know where we are at. At yun yung ginagawa sa atin ng Panginoon lagi. Yung way niya ng pagkapapaalala mga kapatid is not a traditional way of teaching, is not a traditional way of parabang Bible study. It is on the spot way na sukat nating ikababago. As we receive the message from lip to ear mga kapatid, there's something in us that really confirms when the prophet said, mga kapatid, na mayroong ongoing na body change. Right? Praise the Lord. Not because you feel it. Kasi yung feeling nagbabago. Pero yung revelation, hindi. Di ba mga kapatid, hindi tayo nagbe-base sa feelings.
sa emotion. Di po ba mga kapatid? Now, hindi aksidente, walang aksidente, perfect rather, perfect yung placement sapagkat yung kandilero, mga kapatid, or yung lampstand ay nakatapat doon sa table where the shewbread were, kung saan nakapatong yung shewbread. That golden table kung saan patungan ng shewbread. And you know what? Kung ano yung nakapatong doon sa dulang na yun, mga kapatid, ay bread. At saan nakalagay? Saan nakalagay yung ano na yun, yung bread na yun? Complete ba yung bread na yun? Complete yun. Saan nakalagay? Sa west side. Right? Right? Sa west side. Ngayon, yung message na ito, nagre-refer tayo, coast by coast by coast, saan galing? Sa west. Sa America, right? America is west. Another fulfillment. Another fulfillment of His word sa mga placement na yun. Hindi nagkataon yan, mga kapatid. Hindi nagkataon lang na ang tatanggap, ang last major prophet is taga-west. Placement talaga yan. Di po ba? Placement talaga yan. And of course, hindi naman magtatapos sa west, babalik ulit sa east. Right? And nasaan na tayo? Nasa far east. Di ba? Nag-travels, the message is travels, ano yan? Travels with the sun. Pagkagaling sa west, pero of course hindi natin pwedeng baliwalain kung saan galing itong mountain of bread na tinatanggap natin. Wala namang ibang in-store na message kundi doon eh. Pero yung na-store na message doon ay hindi lamang spoken word. Hindi lamang tapes. Yung na-store talaga na bread doon, mga kapatid, is us. Wala tayong magawa, wala tayong pwedeng pagturuan kung saan yung prophet na tatawag sa atin. Forerunning the second coming of Christ. Yun yung mountain of bread eh. Di ba? You are what you eat. Saan tayong nagtitid? Doon sa mountain of bread na nakalagay sa golden na dulang ng Panginoon. Ano na yung kinakain natin? Mountain of bread. Fullness. Hindi na partial yan, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, repair tayo ng repair. Saan galing yan? Sa west. Pero ang mahalaga, hindi tayo nakatingin lang sa west. Alam natin kung nasa saan tayo. To proving na malapit na talaga. We are located at the far east. Konti na lang o babalik na. Amen. Oh, praise the Lord. Two quotes. And there's a lot of things I've done that many of the of my brethren didn't understand. Many of my brothers out in the fields don't understand in why I did them. But Father, I did them because I was led to do them. I pray, Father, that you will never let me be ashamed of that leading. But lead me on, Lord, to continue to do as I am led to do. Help me, God, because I seek sincerely to know your will that I might do it to bring as you showed me many years ago when I left this church. The bread of life to the peoples of the world. When I saw that great mountain of bread, right? Saan nakalagay, mga kapatid? Sa table. Location ng table, sa west. Sige nga, meron ba tayong other source of food maliban sa pinangaral ng prophet? At yung pinangaral po ba ng prophet ay kulang? Bride lang makakapagsabi ng no kasi marami na nagsasabing kulang. Marami na, kaya gumawa na sila eh. Di ba tayo pinagpipiesta na lang? To begin with, tayo nga yung mountain of bread eh. Tama po ba? Sabing ganon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Alam niyo kung saan naka-apply yun, mga kapatid? Maging doon sa other covenant, maging sa mga papasok sa buhay na walang hanggan. Bakit yung bread nakakalat? Nagpapartake sila, hindi nila namamalayan sa mountain of bread. Kaya hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Sasabihin ng tao, kailan kami nakakain ng mountain of bread na yan? Ganito yon, pakita ko sa'yo. One time, si brother, si sister, tinulungan mo ng maliit na pabor. Pero yung maliit na pabor sa'yo, malaking bagay sa Diyos yan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita, sa bride na galing sa bibig ng Diyos. Amen? Praise the Lord.
When I saw the great mountain of bread, lumusot ako, bread. Bantayan mo ko, Brad. Ano daw ang kasunod? And white robed saints coming from all over the earth to eat this bread of life. Oh God, let me, oh God, let me never, never fail to feed the people on the bread of life. Father Abraham, thanks be to God. You never failed God. Laging sinasabi sa atin ni Pastor dito, wala akong message. Alam kong maniniwala kayo sa akin kahit hindi ko kayo pakitaan ng resibo. But for others' sake, para sa kapanatagan ng lahat, hindi para pakita sa inyo ng Panginoon na ang inyong lingkod ay hindi nangaral ng sarili niyang kaisipan. Nandyan niyang kaisipan ng Diyos na binigay sa prophet. Yan mga kapatid na ini-enjoy natin. Last quote. I pray for the little flock that the Holy Spirit has made me overseer of to feed them. Diba? And I've done all I know how to do, Lord, to feed them on the bread of life. As in the vision many years ago, where that big curtain laid in the west and the mountain of bread of life, the little book, I was not disobedient to the heavenly visions. And there, here, I call all come to pass, revealed right in our face. Right? Wala namang ibang nakahanda doon sa golden table na yon. Over acacia wood overlaid with gold, maliban sa shewbread, nakita natin sa picture kanina. That bread of life, the fullness of the message ay ipinapakain sa atin. And what you eat is what you are. Now, hindi tayo titingnan kung saan siya nakalagay. Tingnan natin how the sun travels. Kasi hindi lingid sa ating kaalaman na until now, nakatingin pa rin sa west. Kaya nga, bumalik na, dead end na. Pero tayo, nasa Far East, papunta na doon. Right? Nakatingin pa rin sa west. E ang sabi ng prophet, nakatingin sa east eh. Diba? Yung prophet na ginanda nung pagkain na yun, nakatingin na sa east eh. Pabalik na sa east. Sila nakatingin pa rin sa west. Thanks be to the Lord. Alam natin hindi tayo dead end. Salamat sa hinandang dulang ng Panginoon na ito. And as I've said, the meal has been paid with his own life, with his own blood. I-enjoy mo na lang yung kain. Hayaan mo mamantikaan ang labi mo. Partake it. It's yours to enjoy. God bless. Alam ko na tayo po lahat ay nag-enjoy. And of course, Satan will try everything, no? Hindi na yan magtatagal. We will soon leave this chaotic. Magulo na eh. Nagkakagulo na sa politika, sa ekonomiya, sa relihiyon, right? Pero salamat mga kapatid. I want to read isang quote lang para itong sinasabi ni Brother Eric. Amen. Sabi ng prophet, I believe we have truth. Do you believe you have truth? I'm satisfied of that. Are you satisfied with that? I'm satisfied. Amen. So sabi niya, and I believe the wheat is absolutely, the shock is pulling away from it. And it's happening. Wala na, nanlamig na. Itong end time message, nanlamig na. Ang dami mga questions, mga kapatid. Di ba? Now, ayoko sanang banggitin because, of course, it's private. Alam nyo, mga kapatid, yung mga kapatid natin na kamanggagawa, nag-aano na. Ang dami ng magkakasunod.
na umuwi na. Di ba, mga kapatid? Amen? Right? Sunod-sunod. Di ba? And God knows what really is in their heart. Di ba? Nakakagulat nga, pinag-usapan nga lang namin nila Sister Josephine, gumaling na. Di ba? And we have to pray for the family that's been left. No? Si isa rin na nung bago ako dito sa message, sila na yung tumatayo actually, Pastor Roel. Oh. Meron din kaming communication noon. Amen, but medyo hindi gaano masyado ako na dumadalo sa mga gathering, but I know his heart. And God knows it. Who are we to judge? Di ba? Nagulat ako. Di ba, mga batid? So, merong gustong ipahayag sa atin ng Panginoon. Di ba, mga batid? Kailangan talaga, we have to be aware ano yung nangyayari sa ating panahon. Ang dami nang umalis sa message. Kaya sabi ko nung nakaraan, mas ano pa, hanga pa ako sa mga tinatayuan talaga yan, kahit mali, kahit kulang, basta solid ang tayo niya, kaysa sa ganun-ganon. Di ba, mga kapatid? Now, sabi niya, you know, and see, I may give a little prelude on that tomorrow night. See, how the shock is pulling away from the wheat. But the wheat has to lay in the presence of the sun to ripen. Salamat, mga kapatid. Amen. Yung sun ay narito. Sabi ng prophet, there are dual sun rising. S-U-N and S-O-N. Ano daw purpose? I-quicken yung mga seeds na nandun sa dirt. Ang purpose ng sun rising sa Genesis upang yung mga binhi na nandun sa lupa ay tumubo. Right? Itong sun rising in this day, yung mga binhi na nakatago dito sa lupa na ito ay tumubo. Salamat, tumubo na. Amen. Oh, nagpapahinog na nga eh. And that's what we're here for, friends. Stay in the presence of the sun. Till our little group of people here, till it becomes so ripe to Christ. And I believe nandun na tayo sa stage na yan. Kasi masasabi kong hinug na dahil perfection na itong binibigay ng ating Panginoon. It become bread on his table. Sabi ni Brother Eric, what you eat is what you are. Kinain natin itong bread. And you know what sabi ng prophet? Nung makita niya lahat ng mga vision na yan, watch out, sabi niya, ang message ay pupunta sa Pacific. You can read that. Nasa quote yan, ang susunod, Pacific. Are we in the Pacific? Ang mag-e-enjoy ay yung nasa Pacific. Nasa Pacific na ba tayo? He is referring to Pacific Ocean. Kasi tapos na, tumawid na sa Atlantic Ocean eh. Nandito na sa Pacific, sabi ng prophet. And then next what? What next? Babalik na sa Israel. So nandito na tayo, mga kapatid. Right? So, salamat sa rejoicing. Salamat sa opening ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. Ulitin ko po, huwag niyong tignan yung effort ninyo. Ang tutukan niyo ay yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Pag sinabi ni Lord, bride ka yan, hindi na yan pwedeng mabago. At hindi mo laging lingunin yung kakulangan mo. As long as you are in the flesh, you are in trouble. Ulitin ko po,
Amen. Si Lord ay hindi dumating na may dalang panukat. Tulad ng gustong i-portray ng marami. Hindi po. Amen. Dumating si Lord para kunin na niya yung kanyang binayaran ng kanyang dugo. Di ba mga kapatid, sino ngayon ang magku-question kung ang kinin mo na isa karon? Wala. Amen. Sino ngayon ang maghahatol sa iyo? Sis, Brad. Oh, di ba? Hindi ka pa ano, hindi pa ayos yung buhay mo. Kailangan ayusin mo yung buhay mo para masama ka sa rapture. Alam mo, pinanggalingan ko yan. Di ba? Kailangan walang sabit yung lakad mo, Brad. Kailangan perfect 100% yung attendance mo sa church. Siga ka, baka hindi ka ma-rapture. Hindi ganun, mga kapatid. God knows our situations. If you have the opportunity, sabi ng prophet, go to church. Eh, pero kung nahadlangan ka, di ba? May mga sirkumstansya na naka-apekto, di ba? Ngayon, can you condemn yourself? No. No. Ang kinin mo, bride ka eh, no matter what. Di ba? Brad, may kakulangan ka pa, yung buhok mo maiksi. Hindi naman darating si Lord, may panukat eh. Di ba? Sis, yung palda mo, mukhang umiiksi ng umiiksi. Of course, we have to do it. It's the word. Pero ulitin ko po, mga kapatid. Amen. Hindi darating si Lord na may dalang panukat na gano'n. Dumating si Lord, kunin na niya yung binayaran niya ng halaga ng kanyang dugo. Pagbayad na yon, no matter what. Bayad na eh, no matter what. Ngayon, pagbibili kami, pwede bang i-criticize ng kapitbahay ko yung binili ko? Oh. Brad, yung binili mong ano, binili mo mukhang ano, may butas-butas ang dahon. 'Di ba? Dapat yung buo yung dahon, yung kangkong binili mo. Napunta tayo sa kangkong. 'Di ba? Eh gusto itong gusto ko eh. May butas-butas, ibig sabihin, walang ano, spray. Gusto mo, perfectionist ka pala eh. Sige, yan ka. May spray yan. Hindi naman ibig kong sabihin na hanapin nyo may mga mabutas-butas. Alam lang natin mag-judge. So, sino ngayon yung kapitbahay ko mag-judge kung ano yung binili ko? Wala. Ngayon, sino ang mag-judge sa binili ng Panginoon ng halaga ng kanyang dugo? Wala. Karapatan ng Diyos yun. Soberenya ng Diyos yun. Sabi ng prophet, sino ang magkukwestiyon sa soberenya ng Diyos? Wala. Diba? Ang kinin mo. Diba? Wala nang pwedeng humarang dun. Wala nang pwedeng, yun. Basahin nyo yung trial. Yung trial na message ng prophet, talagang ipinakita niya dyan, sino kayo. Hindi na pwedeng yung attorney, kakampi mo. Yung judge, kakampi mo. Hindi yung lutong makaw na kaso, kundi alam ng attorney, sabi ng prophet, alam ng judge kung ano yung katwiran mo. Oh. Kaya kapag may katwiran, ipaglaban. Programa yun na. Sobra-sobra na. Salamat sa Panginoon. Now I just ask your grace, no? Yung church ni Pastor Fred sa Leyte, alam ni Brother Eric yun, alam ni Brother Joe Ed, yung church niya ginawa ng dalawang church. So, yung church niya nagkaroon ngayon ng two pastors.
yung anak niya, si Brother Edward, na ipag-pray namin noon when we went there. Yung isa naman, si Brother Victor. Right? Ngayon, I saw in the Facebook, wala naman silang binabanggit sa akin, yung Pastor Victor, wala talaga silang church. So they started unti-unti, and then tinalokbungan muna nila yung atip, yung bubong ng Trapal. So nagtanong ako kay Pastor Fred, Pastor, bakit Trapal yung nilagay nila doon? Mainit. Sabi niya, kasi nag-pledge. Yung bubong noon, pledge pa rin. Ibig sabihin, wala pa silang nalikom dahil puro pledge pa rin. So, it's in my heart na kung meron din kayong extra, kung magkano man yan, malaking bagay, ma-share natin para magkaroon ng bubong yung ano nila, yung church nila. Kaunti na lang daw yung kulang. So, tayo ay tumayo mga kapatid. So, if you have something in your heart, makabaging part din tayo sa body natin doon. Ilagay nyo na lang dyan to amen. Para makatulong tayo sa kanila. Awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Mabuti ang Diyos na sa
akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. At isama natin sa prayer yung pinsan ni Sister Yoli. Hindi na natin babanggitin yung mga pangalan for privacy. Sila po ay mag-aama na naging positive. Oh, sila ngayon ay nagpapagaling. And I do believe, tulad ng ating inawit, mabuti ang Panginoon. At sila ay kaya niyang abutin sa pamamagitan ng ating mga panalangin. So hinihiling ko si Brother Joe to lead us in our prayer, in our closing prayer. God bless you, Brother Joe. Amen. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan, Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo, unang-una sa pagpapahayag mo ng iyong salita, na kung saan ito ay sapat upang kami ay magalak hanggang sa pag-uwi namin, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan, kami rin ay aming pinapasalamatan, Panginoon, ang iyong mga ginawa, sapagkat ang iyong ginawa ay sapat sa amin, Panginoon. Amen. Hindi kami kumpleto, Panginoon, kung wala ikaw, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito kami bilang nag-testify, Panginoon, kung gaano ka kadakila, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Lord, amin din pinapasalamatan ang mga handog ng aming mga kapatid sa tayo sa offering, Panginoon, na ikaw ay magpala sa bawat isa sa amin, Panginoon, na idagdag mo, Panginoon, na sapat sa aming pangangailangan, Panginoon. Lord, ang mga bagay na iyong pinapahintulutan, hindi upang ano pa man, Panginoon, kundi upang makita kung kaano ka kadakila, Panginoon. Lord, ang mga bagay na iyong pinapahintulutan upang ang iyong katangian ay mahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan, pinahintulutan mo, Panginoon, ang bagay na gawa ni Satan, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, kung gaano ka kadakila, Panginoon, na sa lahat ng bagay ay kaya mong binayaran mo na, Panginoon. So ang natitira sa amin, Panginoon, ay claim namin, Panginoon, kung sino yon ang iyong binayaran, Panginoon. Kaya, Lord, Panginoon, hindi ito kung ano yung tingin ng tao, Panginoon, kundi ang tinitingnan namin, Panginoon, yung binayaran mo, Panginoon. Lord God, aming kiniklaim ang kagalingan ng bawat isa sa mga kapatid, Panginoon, sa mga pinsan ni Sister Yuli, Panginoon, na dumanas ngayon, Panginoon, ng pagsubok. Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman, Panginoon, nang sabi mo sa iyong mga lingkod, Panginoon, salitain namin at iyong gagawin, Panginoon, sapagkat ginawa mo na ang lahat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, salamat at nahayag, natanyag ang iyong katangian, Panginoon, na bilang Diyos na manggagamot na hindi nagbabago kailan paman. Kaya Lord, aming kiniklaim ang kagalingan ng bawat isa sa amin o mga kapatiran namin o mga loved ones namin, Panginoon, na dumanas ng anumang klase na gawa ni Satanas, Panginoon. Lord, I claim them in your mighty name. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless po sa bawat isa.